Pag ang mga tao ay nagchichismis, ano ang nangyayari? Bakit nga ba ang mga tao ay mahilig magchismis? Kahit kung minsan, kala mo, machong-macho, walang kahilig-hilig, pero pag nag-umpisa na, talagang nakikinig din naman. Why do people gossip? Because corrupt hearts find gossip delicious. Ang puso na liko, ang puso na malayo sa Diyos, ang pusong pinananahanan ng kasalanan, ay nasasarapan sa chismis. Proverbs 18, verse 8, "The words of a gossip are like choice morsels. They go down to a man's inmost parts." Kung paano tayo nasasarapan sa leche flan, paano tayo nasasarapan sa paborito nating ulam, sa paborito nating pagkain, ganun daw ang pagkakasarap ng chismis sa mga tao na mahilig dito. Kaya naman, nauubos ang panahon, talagang nilalaan ang maraming lakas, nagbabiyahe, nagte-text, nag-i-email, para lang sumali sa ganitong mga gawain. At ito ay Tinagalog, Kawikaan 18:8, "Ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan." Pagka ang puso ay malayo sa Diyos, malapit sa chismis. Kaya atin agad itong isipin, kung mahilig ako dito, ibig sabihin may problema ang aking espiritu. Proverbs 10:23, "A fool finds pleasure in evil conduct." Ang tao daw na hangal, ikinagagalak ang mga maling gawi at mga gawa. Gossip feeds a person's evil side. Ang bawat tao ay may mabuting bahagi ng kanyang puso at may masamang bahagi nito. Kung ano ang ating pinakakain, ine-exercise, binibigyan ng panahon, yun ang lumalakas at nagwawagi. Kaya ang pagchichismis, ang pakikilahok dito, ay nagpapakain at nagpapalakas doon sa bahagi ng pagkatao natin na hindi maka-Diyos. Gossip damages its practitioner and participants before it could even damage its subject. Why? Bakit nauuna pa na masalanta, masira yung nagsasalita ng chismis kaysa pinagchichismisan? Because the participants of gossip inevitably pass judgment on the subject. And they inevitably react negatively to the subject. Bihirang-bihira mga kapatid na nagchichismis kayo, sumasali kayo, nakikinig kayo, na hindi kayo maapektuhan ng nadinig nyo. Kadalasan, hindi nyo pa nadinig yung paliwanag ng kabilang bahagi, ay nahusgahan na natin siya. Kung yung nagchichismis ay galit sa kanya, kung mababa ang pagtingin sa kanya o pinapababa siya nung nagchichismis, nadadama yung nakikinig. At kahit sa hukuman, kahit ka pa nakapatay ng tao, kahit ka pa may ginawang masama, eh hindi ka pa kinikilalang guilty hanggang hindi ka nalilitis. Pero sa hukuman ng chismis, walang judgment, walang fairness, walang justice, puro judgmentalism lang. Dahil hindi nadidinig yung taong pinag-uusapan, pero napapatawa na siya ng hatol kung siya ba ay masama o hindi, siya ba ay guilty or not. And usually, of course, the verdict is guilty. At bakit naman nadadamay at napapasama yung nagchichismis? Kasi nagiging judgmental ka. At isa yan sa mga pinagbabawal ng Panginoong Jesus, yung maging judgmental ka. Sabi, "Judge not that you be not judged." It is a challenge. When you hear a story or a gossip, chances are you will take the side of the storyteller. Unless you really know the other side of the story, or you really are very much involved with the subject of that story, chances are you'll be swayed. Kaya isa yan ang teorya ng communication. Yung naunang nagsabi, kadalasan, yun na yung nakakampihan. Kaya dapat pinag-iingatan. Why else do people gossip? Because gossip is a form of criticism. Gossip is a way of putting others down. Ang nagchichismis actually ay namimintas. Ang nagchichismis ay gumagawa ng magagawa niya para pababain ang kalagayan nung pinag-uusapan. Kaya naman hindi katakataka na mas lalo na napaboritong pagchismisan ng mayayaman, ang mga makapangyarihan at mga sikat dahil maraming naiinggit sa kanila. Kung ang chinichismis natin ay hindi mayaman, hindi sikat o makapangyarihan, siguradong meron lang tayong lihim na galit, meron tayong panibugho o lihim na pagkainggit. Sapagkat kung ang isang tao ay pinapahalagahan mo, minamahal mo, iginagalang mo, hindi mo siya chichismisin. Ma-o-offend ka pag chinichismis siya. Kaya sinusuri din ng tao ang kanyang sarili, bakit ko nga ba enjoy madinig na si ganun palang artistang kaya ganda-ganda, eh bulok pala ang kalooban niya. Bakit pa ako natutuwang marinig at ipamalita na yung ang yamang-yamang pamilya na yun, eh broken home pala at sila pala ay dysfunctional family. Kadalasan kasi ng pagchichismis ay pahayag ng pagkainggit.
At dahil hindi ka makabawi, hindi ka makaganti, hindi ka makatabla sa kanila, dinadaan mo na lang sa salita para kahit man lang sa salita mapababa sila at inaasahan mong sa pagpapababa mo sa kanila ay mapapataas naman ang iyong sarili. There's a very deep psychological reason why people love to gossip. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kaya kadalasan ang mga nagchichismis tungkol sa mga artistang kay gaganda, kadalasan yung mga nagchichismis sila tong hindi magaganda, no? Naiinggit siguro sila dahil ang gaganda ng mga artista, kaya kailangan chismisin nila ng chismisin para makahanap sila ng kapintasan. Bihira yung nasa chismis industry na maganda, ha? Yung ganda ng standards ng advertising, yun naman ang pinag-uusapan natin, na uri ng ganda. Kasi siyempre, parang sobrang naman sarap ng buhay ng mga ito. Sikat na sila, malaki silang kumita, magaganda pa sila. Kailangan hanapan ng baho. Kailangan pag-usapan at ipagdiwang ang kanilang mga pagkakabagsak, ang kanilang pagkakadapa. Kaya nagiging masama ang ganitong uri ng usapan. Hindi masama na itaas mo ang iyong sarili kung ito ay dahil sa achievement. Dahil meron ka talaga nagagawa na pilitin mo man o hindi, eh mapapataas ka talaga dahil mapapansin ka, dahil mabunga ang iyong buhay. Pero ang ginagawa ng mga walang bunga, binabato na lang nila yung mabunga. And they find evil delight in it. Kaya napakarami pong utos sa Biblia na huwag daw magsisinungaling laban sa kapitbahay. Huwag chismisin ang kapitbahay at huwag sasaksi laban sa kaso ng kapitbahay na hindi naman totoo talaga. Bakit ganon? Sapagkat napakaraming alitan na magkakapitbahay. Bakit ang magkakapitbahay ang madalas magkagalit? Eh nakakakitaan sila ng mga bagay na ikakainggit. Mas maganda yung bahay ni kapitbahay, mas malaki yung TV, mas mabait yung asawa, mas matatalino ang mga anak, mas maraming damit, etc., etc. That's why there's a lot of animosity between neighbors, or among neighbors, because there's a lot of room for envy, because you see how they live, you see what they have, which probably you don't. Psalm 24:28, do not testify against your neighbor without cause, or use your lips to deceive. Nakakapandaya. Lalo na yung mga nagsasabi, mga nagwi-witness, nagte-testify. Neighbors become enemies mainly because of envy. And gossip thrives where there is envy. Kaya malakas ang chismis sa mga opisina. Kasi inggitan yan eh, kung sino po-promote, sino mas malaki ang sweldo, sino ang mas maraming bakasyon, mas maraming chismisan halimbawa sa show business, because there's a big disparity in income and in treatment the way people are being treated. May mga star, mayroong mga hindi star. It will give birth to a lot of unhappiness. And sadly, the unhappy people walk the wrong way to happiness. They do it through gossip. Gossip is a poor man's substitute for wealth. Pagka-poor ka na, may alam kang lihim ng kapitbahay, ang pakiramdam mo, yumayaman ka pagka ipinapamalita mo ito dahil maraming lumalapit sa iyo, nagiging sikat ka for a moment. So gossip is a poor and an obscure person's substitute for fame. Hindi ka pwedeng sumikat dahil hindi ka makapag-artista, hindi ka tipong artista, chismisin mo na lang mga artista, sisikat ka na rin. Hindi ka makasikat dahil hindi ka magaling, labanan mo yung magagaling, buntalin mo sila nang walang kaabog-abog, madyadyaryo ka na rin. Makipag-away ka sa mga sikat at matatapunan ka rin ng kahit konting kasikatan. Gossip is a poor and a weak man substitute for strength. But when it comes to words, brothers and sisters, we are made poor by what we say and rich by what we keep. Pag may alam ka ng mga masasayang bagay tungkol sa iyong kapwa, sa iyong karukhaan at kahirapan na ipinamamalita mo yun. Kasi nawawalan ka na ng alam na exclusive. Alam na rin ang lahat, so poor ka na. Pero kung meron kang alam na mga masasayang bagay, lalo't mahalaga para ma-maintain ng isang tao ang kanyang dangal, ang kanyang productiveness, ang kanyang fruitfulness, at hindi mo ipinamamalita yon, you are made rich by keeping it. Kaya mga taong daldal lang daldal tungkol sa mga lihim ng iba, actually, hindi nila alam yung sarili nila ang kanilang ibinababa at ginagawang hamak. Proverbs 15:21, folly delights a man who lacks judgment. Pagkakulang ka sa katinuan, kulang ka sa katalinuhan, ikinatutuwa mo ang mga bagay na mali. Actually, gossip is a needy man's way to cry for help. Ang nagchichismis ay actually nagpapahalata na meron siyang pangangailangan. Sapagkat ang isang taong masaya sa kanyang sariling buhay ay hindi mag-aaksaya ng panahon na pag-ukulan ng pansin ang buhay ng may buhay.
Whenever people gossip, they are saying, I am lacking, I am poor, I am needy. My life is not interesting, I have to think about other people's lives. I feel so low about myself that I just have to cut everybody around me so that I'll have an artificial sense of height. At yan po ang nararamdaman ng maraming tao. So dapat talaga tinutulungan yung mga nagkikipag-chismis. Yung nagchichismis, iba talaga ang problema niyan, mas malalim. Dapat sila'y umiinom ng gamot, pero ang iniinom nila'y lason. Sapagkat habang nagchichismis sila, napapaaway sila, bumababa ang kanilang reputasyon, nagkakaroon sila ng mga kagalit, lalong lumalaki ang problema nila. Gossip mongers are people who have grave needs, but they mistakenly resort to poison instead of to good medicine. Pag ang tao ay nagchichismis, sinisira niya una ang kanyang sarili. At sino man ang nakikipagchismisan sa kanya, tinutulungan natin yung tao na yon na sirain ang sarili. To join them is to help them ruin themselves. Psalm 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Ang konteks ito sa giyera. Ang pinagtitiwalaan daw ng iba, mga sasakyan, mga kabayo, mga kagamitan. Pero ang pagtitiwalaan daw ng mga anak ng Diyos, ay ang Diyos mismo. So, yung mga hindi adequate ang buhay, ang pagtitiwalaan nila, to hit below the belt, to hit negatively and wrongly, to gossip, to criticize, to complain, to rebel. Samantalang yung mga godly people will resort to the name of the Lord, to the way of peace, to the way of fruitfulness and productiveness. This is how the people of God must face their inadequacies. By being fruitful, by being true to self, and by being kind to others. So while we say we abstain from food, some people think that religiosity is about abstaining from food. Some people think it's abstaining from adultery. But every one of us must remember that godliness is abstinence from gossip, from the misuse of the mouth. Speech is a gift from God. Words are gifts from God, and words are powerful. Nakita natin pag sinabi ng Diyos, let there be light, nagkakaroon ng light. Tayo nilikha sa wangis ng Diyos, may kapangyarihan din ang ating salita. At ang kapangyarihan ito ay dapat na ipinasasailalim sa Diyos. Hindi ipinapagamit kay Satanas ang ating bibig para sumira ng kapwa, sumira ng sarili nating mga buhay. When people gossip, evil is glorified. Basta may nagchichismisan, ang natataas ang kasamaan. We privilege evil by indulging in gossip. Pag ang mga tao ay nagchichismisan, nalilimutan ang pangalan ng Diyos, at kahit hindi nila sadyain, ang pangalan ni Satanas ang tumatanghal at sumisikat. Bakit ungodly ang chismis? Because when people gossip, trust is betrayed. Halimbawa, ikaw ay person A, kilala mo si person B, may alam kang lihim niya, ibinunyag mo sa iba, you betray the trust. Hindi na magtitiwala sa iyo si person B, kahit kailan. At lahat ng pinagkwentuhan mo, hindi rin magtitiwala sa iyo dahil ganyan ka pala, madaldal ka pala. Trust is betrayed. Proverbs 11:13, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. Trust is sacred.